Ang siya ang pinagbibigyo natin sa araw nito. Ito yung awal.
So sa pamilya ko, nang pamamumpisan, yun po yung assurance na ipinibigay ng Diyos para po sa pagpapasasahan na tayo ay kinakailangan na magkaroon din ng tinatawag na house cleaning kung paano si Martha ay nagnanais na maging malinis sa harapan ng Diyos, sa harapan ni Jesus, kung paano siya kapanagabala sa pag-aasikaso kay Jesus bilang kanyang bisita. Dapat na rin tayo kapala na hayaan natin na tayo ay maging malinis sa harapan ng Diyos. At yun po ay pakinabangan natin, lalo-lalo na sa sakramento ng pamumpisan. Sa sakramento ng pamumpisan. So, yun po yung pangalagaan. Marami yung mga pagkakataon na pwede na bibigyan ng pagkakalaga sa bahagi nito ng aming pagkilos. Pag natin siyamin ang sakramento na ibinibigay sa atin kung kapag sabagat ito yung bahagi ko ng usap ay napakahalagang biyaya na ipinagkaroon sa akin. Alam mo ba po siya? This is the only sacrament na walang bayad. Walang pamuli. Kung sino naman ang binabayari ng sacrament ko. Pero yung pagtingin natin, kahit na pala, we give something. Binyan, kung bin, kung pagkabahin na lang is, kung isang may mga nagkakot. Pero kung ito ay kumari, kung tinanong lang, yung kasal, yung pwede mo nilusyon, yun lang po, nasakamay ko ng pagbisan. Nangusap ay huwag natin kalimutan. Pumisan po yung mga na humihingi ng pagbisan ng mga Catholic school yan, bibigay ng slide. Kasi hinihingi naman nila sa mga estudyante kasama ng sa pinapayaran nila. Pero bakit yun? Na yun ang huwag natin kalimutan. Isang biyaya na ipinagkakaroon sa akin ng buong ikawal. Sabi mo, kaya na kung kaya kung hindi mo nang biyernes lamang ng buwan. Pero tulad ng sinasabi ko natin, ay anytime ay pwede rin yung tawagin, yung pari. Yung baba ka sa inyo, pupunta mo sa Quiapo, sa Baclaran. Pero mahal ako, ako ay palagi ang sinasabi sa mga kasulatan ng mga lalo. Kasi bahagi yun ng kanilang pangako na dapat is kayo mag-isal every first Friday or even before first Friday of the month. So, bahagi yun ng kanilang sinumpahan bilang mga kasulatan ng mga lalo. Pero yung mga hinihebro, wala na rin kayo sinumpahan. Pero sa ako, ay yun yung pangalagaan na maging malinis. Kung paano natin hayaan na tayo maging malinis sa mata ng tao, ay dapat ganun din katindi yung pagsusikap natin na maging malinis sa ng Diyos. Ano ito? Ay isang bahagi na ipinaalala sa atin ni San Martha na nawa maging abala na tayo sa harapan ng buong ikaman. It is an experience na kayo lamang
ang makikinapa. Kung tutusin na ako ay itin trabaho, kung ano ang part. Pero kaya kong sinasabi ko sa mga, ito ay isang biyaya na kung tutusin ko ay napakahalaga sa buhay namin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Nasa hindi na nating pagkasulita na palaging maging malinis, alam natin na tulong niya. Kaya kung paano tayo nawa ay nagsusulitan na walisan natin ang ating paligid araw-araw, dapat din meron din maintenance na ginagawa tayo sa ating kaluluwa. At isa po bahagi nito ay welcome requirements na hinihingi ng simbahan ay kung wala kang kasalanan, ay once a year. Yun yung hinihingi ng simbahan. Kung hindi ka kumuha ng kasalanan, at least once a year. Kung wala kang maraming kasalanan, at least once a year. Pero sa ano ba, may mga ibang mga grupo na at least hinihingi lang sa kanila so, bahagi mo, hindi yun naman kinakailangan na magbitaniya kayo ng inyong kasalanan kapag kayo naman sa sumakit. Kung ano pa isa na ginagawa nyo, hindi makumusa kayo. Para ano? Ay, para maging maliwanag sa atin na kung kaano tayo nagsusumika na malinis natin yung ating sarili sa harapan sa harapan ng Diyos na ganoon din katindi yung ating pananalis na manatiling may malinis na kalahopan sa kanyang harapan. Thank you.
Iniyaw niya ang kanis sa kanyang mga alagadang sa dami. Habang ininyulahan ko ang aking pinto ang kanis na aking tubo ng parang mga kulang tanpapan. Ang aking tubo ay umuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikaw magpapagaw ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Mistero ng pananampalataya. Kristo ay muli kahit sa Biblia inihain. Ilang pagkakaibigunin pinagsasalo natin. Pakinabangan